almost 40 kami or 50. Hindi na namin mabilang kasi pinapatay niya yung ilaw eh. Wala namang punasaktan. So far wala naman. Wala naman kasi kung hindi lang niya, kung hindi nakikipag-cooperate yung nasa labas, that's the only time na nabibigay siya ng signal na tatanggalin niya yung pin ng grenade at saka yung baril niya anytime kung sino tututukan niya. Yun naman. Ah, ganun. Medyo suicidal na siya eh. I mean, wala na siya eh. Parang anytime na ano, ma-disclose niya lang kung ano yung sentiments niya. Tapos if ever marinig lang ng management, yun, that's it. So, kinakausap niya po yung mga hostage na? Kinakausap niya naman po. Ano pong sinasabi niya? Sinasabi niya po sa amin yung mga sentimento niya. Ano raw po? Yung sistema. Yun nga po. Yung kung ano po director niya kanina. Yun lang po. Yun lang po. Eh kayo, anong nararamdaman niyo sa loob ng the whole time? Takot kami, syempre. Takot kami. Though, nandun pa rin yung ano niya, concern niya sa amin. Andun yung concern niya. Actually, andun yung time na nag-declare yung isa namin na pregnant siya, na yung pala administration lang siya. Sobrang nagsisorry siya doon. Okay. So, pinalabas niya yun. Okay. Tapos yung time na tinignan niya 1 o'clock na, hindi pa kami nakakain, humingi siya ng doon sa labas, nakuhaan kami ng something water or something na makakain. So nakakain po kayo? Nakakain kami. Mayroong mga bread na binigay sa amin, din mga juice. Sobrang kahit medyo ganun yung na-encounter namin, mabait pa rin siya sa amin. Nakaka-communicate po kayo sa labas? Through him. At saka yung mga cellphone na binigay. Hindi kayo binabawalan po? Hindi. Hindi niya kami binabawalan. Kasi hindi may cellphone sa amin, eh parang pinapasabi niya sa family namin na kung ano yung kalagayan namin. Every now and then, concerned pa rin siya sa tao, sa amin. Pero traumatic experience? Traumatic po. Anytime kasi na parang hindi na susunod yung mga demands niya, yung pinang grenade niya, inaambang yung tatanggalin niya. Pero hindi naman natanggal? Hindi niya po tinatanggal. Tapos yun, tapos yung baril niya, tututok niya. Mga ilang beses po nangyari? Kung hindi ko po masabi. Tapos yung mismong grenade niya, pinapakita niya sa camera. Yun lang po. Anong palabasin na kayo? Yung pinalabas niya kami, ayun, nakipag-negotiate kung paano yung maging information namin paglabas. So, parang wala naman sinaksa sa amin sa loob. Pero very traumatic lang yung mga actions na ginagawa.